inyo smooth ang daan ng Panginoon. May mga pagkakataong baku-baku. May mga pagkakataong merong ahungin at merong lusunod. At meron pong ibon na lagi nakapang upang tayo nakatakin. Ano ho? At din pa man ang ganyan ng Panginoon. So, ang tunay na mapayapang kalagayan na wala na anumang higitin mo itong gayon, isa lang. Kaya nasa lupa pa tayo, talagang gayon pa man ang kamay ng Panginoon ay lahat na dyan. Kaya kung tayo ay gagapang na lamang, maaaring wala na tayo sa tahang tulad. Ano, kaya, bumagsak man, ang good man, laging tumatayo. Kasi sa buhay nyo ng mana ng palataya, hindi pinag-uusapan yung dami ng pagbagsak. Kundi yung bilis ng pagtayo. Ano ho? Yes. Kaya naman kalami ang iyong pagbagsak, lagi ka namang tumatayo. Sabi ng Luke chapter 17, 7 times 7, kakagabi ko ulit ng Panginoon. Palalakasin ka ulit ng Panginoon, patatawarin ka ng Panginoon, kakagabi ka ng Panginoon, at aalalayan ka ng Panginoon. Okay, so ating pong pagpapatuloy ang ating pong lesson noong buong isang linggo, ating linggo at Wednesday, ano? Ang ating text ay nasa 1 Kings chapter 18 at ang ating main text ay verse 24, actually buong kapitulo yan at kasama ang buong kapitulo ng chapter 17 ayon sa ating discussion ng linggo ng umaga at nung Miyerkules ng gabi. So ngayon po ay tayo nasa katlong main points na. Kasi talagang gusto ko magkaroon ng ibang mensahe at ako ay nananalangin, pero dito ko hinihila ng conviction ano po, na ating pagpatuloy ang discussion sapagkat napakahalaga po, kailangan natin. Basahin natin ang 1 Kings chapter 18 verse 24, and call ye on the name of your gods, and I will call on the name of the Lord. And the God that answereth by fire, let him be God. And all the people answered and said, it is well spoken. Pagpalainawan ng Diyos, ang kanyang mga salita. Tayo muli manalangin. Panginoon, patuloy po namin niya pag-aaralan ang kasaysayan sa lumang panahon, sa panahon ni Elijah, kung paano nagkaroon po doon ng napakalaking trouble na ginawa po ng hari sa kanyang maling pagtitiwala at maling pagsunod Panginoon sa maling Diyos Panginoon. At narito nga ang battle, narito ang contest na kung ang mga bulaan ng propeta na bumibilang ng 450 na mga bulaan ng propeta ay sila po ay binago sa isang palisahan ni Elijah na kung sino man ang sasagot sa pamamagitan ng ako ay siya ang tunay ng Diyos Panginoon. Alam na ni Elijah kung sino ang tunay ng Diyos. Sinago niya sapagkat siya may tiwala sa inyo at siya ang tunay na sumusunod sa inyo at may takot sa inyo. O, mahal na Diyos, pagpalaan niyo kong likod, pagpalaan niyo kong bawat pagpakinig, at alpunin niyo po ang bawat pangangailangan ng espiritual, kaligtasan at hamon, Panginoon. Mga bata, pinapagturo sa labas kami lahat. Ito ang aming sagot talangin sa pagkinang pangalan ng Panginoon Jesus. Amen. Tayo tumuha po. Salamat sa inyo. Ang ating paksa, let God be God. Sapagkat, gaayon sa ating mga naging introduction ng pag-aaral ng Linggo, ng Umaga at Wednesday. Napakalungkot, ano ho? Na maraming tao, ang Diyos na nila ay hindi tunay na Diyos. Ang Diyos na maraming tao ay katulad lang ng bato, ng kahoy, ng papel, ano ho? Mga nakakukit, mga nakasabit, hindi tunay. Peke. Ano ho? At masakit para sa Diyos yan. Na ang Diyos ng mga tao ay ang kapwa nila na sa halip na lumalang lamang. Yan po ang sabang hindi mananampalataya. Sa atin naman ay naging tama na ang ating pong pananampalataya at ang ating pinibiyos ay ang tunay na Diyos ang isang Diyos at tatlong persona. Ang Ama, ang Anak at ang Espiritu Santo. Tama. Pero sa paraan ng pamumuhay ng maraming Kristiyano ay parang bumabalik ko doon sa praktis ng mananampalataya na parang hindi totoo at buhay ang Diyos sa buhay ng mga mananampalataya. Parang na namang letters, parang na namang Diyos-Diyosa na walang kamay na makakatangan, walang upang makakalakad, may paan nakakalakad, hindi nakalakad, may kamay hindi nakatangan, may bibig hindi nakapagsalita, may mata hindi nakakita. So parang ganon, parang dinadaan-daan lang at kung kailan lang nila
kailangan at naisipan ang Diyos ng kanilang buhay. Ayon na ito din po. At yan po ang nangyari dito sa Israel. Sila po'y na-confuse. Kaya hinato niya ang Israel sa pagitan ni Ahab na lipunin niyo ang lahat ng mga bulaang propeta, 450 na propeta ng bulaan. At kayo ay para sa background at sa mga wala dito ng mga karang pag-aaral, ay nagkaroon din ang isang contest na patutumayan kung sino ang tunay ng Diyos at ang Diyos na sasagot ang sasagot sa pagitan ng apoy ay ang tunay ng Diyos. So meron pong altar, meron pong hayop sa ibang ng altar, mananalangin po yung concern ng propeta. So ito ay between false and true. Ano ho? Ang Diyos ni Elijah at ang Diyos na mali na kulto ng mga bulaan. So 450 po yung mga bulaang propeta, nanalangin po sila sa loob ng buong maghapon, walang sumagot na po doon sa dampanan. Pero nung si Elijah na ang manalangin, meron pang partida, binasa pa ng tubig ang baka sa bawo ng dampana at yung kahoy binasa ng tubig at dalagang panahumay ang palibot at pinuno ng tubig ng 3 beses, imposible na makapag-magic doon. Pero isang manalangin lamang ni Elijah na patunayan mo, ikaw ang Diyos ng Israel at ako ang iyong lalaki at ang iyong salita ay totoo. Yan po ay ayon diyan sa talata pong 36. Tignan po natin nung tone ni Elijah, it came to pass at the time of the offering of the evening sacrifice that Elijah the prophet came in and said, Lord God of Abraham, Isaac and Israel, let it be known this day that thou art God in Israel, and that I am thy servant, and that I have done all these things at thy word. Hear me, O Lord, hear me, that this people may know that thou art the Lord God, and that thou hast turned their heart back again. Then the fire of the Lord fell and consumed the burnt offering sacrifice, and the wood, and the stones, and the dust, and licked up, and the water that was in the trench. And when all the people saw it, they fell on their faces, and they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Nabuhay ulit ang kanilang natutulog ng pagkaintindi patungkol po sa kung sino baga ang Panginoong Diyos ng Israel. So, ang ating first main point, let God be God in our faith. Diyan po na pag-aaralan natin. Ikalawa, let God be God in our fellowship. Napag-aaralan po natin yan. Ngayon naman po, pupuntahan natin ang verses 3 and 12. Basahin po natin sa chapter 18 pa rin tayo sa verse 3. And Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Open close parenthesis. Now, Obadiah feared the Lord greatly. Let God be God in our fear. Ang Diyos nawa ay maging totoong Diyos. Tunay na Diyos. Buhay na Diyos. Sa larangan po ng ating pagkatakot. Inulit niyan sa verse 12, nung kausap na niya mismo ang man ng God, and it shall come to pass, as soon as I am gone from thee, that the Spirit of the Lord shall carry thee with that I know not. And so when I come and tell Ahab, and he cannot find thee, he shall slay me. But I, thy servant, fear the Lord from my youth. So dito makikita po natin si Obadiah. May dalawa po dito kung nakakatakot na persona sa kanyang buhay, sa kanyang panahon, isang maling persona at isang tamang persona. Ang unang maling persona ay itong asawa ni Ahab. At si Ahab na mismo, si Jezebel, itong mag-asawa, sapagkat alam natin ang pangyayari na pinagpapatay ni Jezebel ang mga propetang totoo, ang mga propetang Diyos. Pero, meron pang isang tamang persona na dapat katakutan. Walang iba kundi ang Diyos ng langit. So, sino sa dalawang kanya? Totoong pinatatakutan. Ang sabi po ng Holy Spirit, ayon sa pagkakasulat sa verse 3, now Obadiah feared the Lord greatly. Dakila ang kanyang pagkatakot. Totoo ang kanyang pagkatakot sa Diyos.
At inulit niya kay Elijah na ang kanyang pagkatapat sa Diyos ay mula pa sa kanyang kabataan. So ang taong ito'y nabubuhay sa tamang pagkatakot, sa tamang dapat katakutan, walang iba kundi ang Diyos. So para kay Maria, ang kanyang pagkatakot ay sa Diyos na totoo lamang. Alam niyo, alam natin may dalawang klase ng tao sa mundo. Pakinig. Mananampalataya at hindi mananampalataya. Hindi ligtas at ligtas. Walang tamang Diyos at may tamang Diyos. Yan po ang dalawang klase ng tao. Yung mga makasalanan at yung mga pinatawad. Yung mga peke at yung mga totoo. Tignan po natin sa Roma Kapitulo 3, sa talataan Jesus 18, kung ano palagay ng mga peke, ng mga hindi totoo. With regards po sa ating 10 main points. Tignan po natin. Isa-isahin natin. And as it is written, there is none righteous, no, not one. So ang context po, na-discuss ni Pablo dito, ay yung mga unrighteous, yung mga sinner, yung mga wicked, yung mga unsaved. Ha? Makinigay-maigay. Wala ikang matuwid, wala kahit isa. Ngayon, ano ang kalagayan, ano ang kalikasan ng mga hindi matuwid? 11. 11 muna tayo. There is none that understandeth, there is none that seeketh after God. Tignan niyo po itong mga unsaved, ha? Itong hindi katulad natin mga naniniwala na sa Bible at mga nakikisus bilang tagapagligtas. At wala na ba? Yung mga ayaw, hindi natin katulad ninyo. There is none that understandeth. Ayaw nila kumanawa. Ayaw nila kumanawain. There is none that seeketh after God. Talagang sila ay ayaw nila sa Diyos. Wala silang pakialam sa Diyos. Sila ay laging nahapon ng Diyos. Pero laging sila ay sa palayo. Diretso tayo, 12. They are all gone out of the way. They are together become unprofitable. There is none that doeth good, no, not one. Tingnan niyo po ha. They are all gone out of the way. Ang mga unsaved, wala sila sa tamang daan. Marahil nasa dating daan pa sila. Amen? Mali yun eh. So sila po'y naniligaw. Sila'y magkakasamang naging walang kabuluhan. Unprofitable. In the sight of God, ang mga unsaved ay unprofitable. Sa halip sila nga yung mga sabot. There is none that will do, no, not one. Diretso. Their throat is an open sepulchre. With their tongues, they have used deceit. The portion of us is under their lips. Pansin mo nga pa rin. Ang kanilang lawik ng mga lalamugan ay gaya ng bukas na libingan. No? Na meron ikang pandaraya sa kanilang mga dila at meron ikang mga lason sa ilalim ng kanilang mga labi. No? Talagang masasama, lumalabas sa bibig. Diretso. Pandaraya, sinuwalingan. Diretso na. Whose mouth is full of cursing and bitterness. Tignan niyo po ha. Yan ang mga unsaved. Yan ang buhay ng mga unsaved. Diretso tayo. Their feet as fit to shed blood. Alam natin yan. Alam niyo po itong mga nababalitaan natin sa balita ngayon. Matibian, no? Matindi yung sila. Mga unsaved. Destruction and misery are in their ways. Yan po malungkot. Destruction, ang pagkawasa at ang miserable kalagayan nasa kanilang mga daan. Diretso. And the way of peace have left her day not known. Wala silang alam sa daan ng kapayapaan. Saan kamalayan niya? At wala silang contribution dyan. Sila yung mga troublemaker sa halip. Ito ang puntos ko sa verse 18. Ito ang puntos ko. There is no fear of God before their eyes. Ang mga unsaved, ang mga sinner, walang takot ng Diyos sa kanilang mga mata. Mga mata, kita mo si Trillianis kung makatingin. Ganyan, walang takot ng Diyos. Amen? Nagbibigay lang ako sa isang konkretong literal na halimbawa. There is no fear of God before their eyes. Ang mga unsaved, walang takot sa Diyos. Tingnan niyo po. Sinusuportahan po yan ng Genesis chapter 3 verse 8. Na ang mga unsaved, ang mga sinner, yung mga nahulog sa kasalanan, yung wala ng relasyon sa Diyos, walang takot sa Diyos. Tingnan po ang nangyari. And they heard the voice of the Lord God walking in the garden in the cool of the day, and Adam and his wife hid themselves
from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Ito po yung tagpo after na sila kumain ng pinagbabawal. Di ba sabi ng Bible, pag sila kumain ng forbidden fruit, walang pagsalang sila yung mamamatay. So nangyari po, na nakain nila, nasuway nila. So sila po ay namatay right away spiritually, bagamat buhay physically. So spiritually, namatay sila, naputol ang relasyon ng tao at ng Diyos. So sila yung naging sinner. At meron sila yung mga makasalanan na, ang nangyari po sila sa kanila, nung marunig nila na ang Diyos ay naglalakad sa kagandahan po ng harapan ng Eden, sa halip na nung marunig nila sila yung palaki, ang Panginoon na hindi na. Hindi, sila yung sapat ko. Sila yung sa palayo. Yung Bible study ni Kat, ako, gagawa ko ng parang para hindi ako makatid. Nandiyan yung sinang brother, nandiyan sinang sister. Naku, ano ba yung bahay dahil ako? Baka para ako'y lagi silang sa palayo. Pag may nakikita ako, dami ang takaon. Nandiyan ang Bible study, yun ang mga pagbabible. Si brother at si sister. Pag nakikin na rin yan ako, nandiyan na. Alipon na ako niyan sa paglayo at sa pagtago. Nandiyan niyo? Nasabi yan, hid themselves from the presence of the Lord God among the trees of the garden. Idiretso po natin. Verse 9. And the Lord God called unto Adam and said unto him, where art thou? Kita nyo, hinahanap pa ngayon. Lagi, yung mga taong wala sa Panginoon, putol ang relasyon sa Diyos, palagi mo talaga hahanapin niya. Nasaan si brother? Hindi, hindi na yung sabihin. Siguro kung segment niya, wala yung fear of God malapong sa kanya. Pero yung unsafe talaga, hinahanap talaga yan. Ha? Sa dapat sa Diyos. Di ba? Sa akin, ang Diyos ay naparito upang hanapin natin yung just ang nawala. So naparito, nagtutunta dyan, nagagalit din ang Ama, ang Diyos, para hanapin ito nawawala si Adam. Pero anong nangyari? Talaga sa palayo. Ang hirap talaga mag-akay sa Panginoon. Dahil wala silang takot, tignan ang sabi ng sunod na talata. Anong dahilan? And he said, I heard my voice in the garden, and I was afraid. Same na takot. Ang pagkatakot na ngayon sa Diyos, maling pagkatakot. Ang maling pagkatakot sa Diyos, palayo. Sino sumasabay sa akin? Sumasabay sa akin na. And he said, I heard the voice in the garden, and I was afraid because I was naked and I hid myself. Pansin yung mga kapatid. Yung mga, yan ang nature nung mga walang takot sa Diyos na tamang pagkatakot. Ang sa kanila'y maling pagkatakot palayo sa Diyos. Kasi hindi nila kilala ang Diyos, na ang Diyos ay mabait, na ang Diyos ay mabuti, na ang Diyos ay tagapagligtas, na ang Diyos ay nagpapatawad. Disiplinarya, ay kasabihin Diyos, huwag ito, huwag ito. Huwag mo problemahin yung mga dos and don'ts. Hindi yung para sa iyo, hindi ka maligtas. Yun ay para lang sa totoong ligtas. Yung mga dos and don'ts. At kung lagi ibabalan mo yung mga dos and don'ts, baka hindi ka maligtas. Wala ka pang takot sa Diyos. Ang laging tendency mo ay magtago. Tignan niyo sa akin, and I hate myself. Parang gusto niya maging independent. Parang gusto niya mabuhay ng wala sa Diyos. Walang Diyos na nakikialam sa kanya. Yan ang gusto ng mga tao, yung mga walang takot sa Diyos. Ayaw ka nang may nakikialam sa kanya. Ayaw ka nang meron nagpo-confront, nagpo-correct sa kanya. Yan ang mga tao, walang takot sa Diyos. Mga bisig, nakikinig ba kayo? Yan ang kalikasan natin noong unang panahon, hindi pa tayo mananampalataya. Ayaw ka nang pakipag-usap sa Diyos. Ha? Ang Diyos ay bakit gusto niya liberal. Kaya kita nyo, do ang tao na matay spiritually, yet three-part-time being pa din. Pakalagay kayo sa akin. Alam natin ang tatlong sakit ng tao, body, soul, and spirit. Spirit, soul, and body. Body, self-conscious. World-conscious. Soul, self-conscious. Spirit, spiritual conscious of God's conscious. Okay? Noong mamatay spiritually, yung consciousness, yung spirit, nag-malfunction. Nagpa-function kailang malfunction. Ako yung point? Malfunction. May dinidiyos pa rin ang unsaved, pero sino dinidiyos? Kapwa nila lang.
Ang iba, lumalalaan. Nagkikreate sila ng Diyos-Diyosan. Bumubutol sila ng punong kahoy, inuukita nila, ang iba naman dinodrawin lang nila. Kapwa nila lang, at nilalaman nila na sumasabak pero malfunction sana. Naintindihan nyo? At yung iba naman, naghahanap sila, di ba, nagpost ako doon sa Facebook, anong hinahanap na klaseng reliyon ng mga tao? Una, yung convenient religion. Ikalawa, yung costless religion. Ikatlo, ano pa isa? Contemporary religion. Gusto niya talaga yung pwede ang lahat. Convenient, lahat ang maririnig mo. Pabuk sa iyo. Walang mga do's and don'ts. Literal. Yan. Pag nakakita ng simbahan na nanindigit sa salita ng Diyos, nagtuturo ng do's and don'ts, ayaw ko dyan, masyadong maigpit. Yan po ang nature ng saint. Pag natin niya kinin ng Diyos, sa palayo agad, sa palayo ka agad. Dahil ayaw niya siya makumpronta. Ayaw niya siya kakausapin at aayusin. Ayaw siya papapagpapababain. Niya sa iyo magsisi at magayos. Ayaw, walang takot sa kanila. Walang takot sa kanilang mga mata. Talagang mababalas sa kanilang mga mata. Naitigay niyo mga mata. Costless. Ano ko lang siya magbibigay? Costless. Walang tights. Walang overin. Kung ano lang gusto mo, ganun lang. Walang mga standard na gigig. Costless. Walang mga pledges. Manghingi lang tayo sa politician. Manghingi lang tayo sa paghunit at donasyon sa mga companies. Ganyan lang. Ayaw na lang gumastos. Costless. Ayaw na lang mga ganun. At ano yung contemporary? Gusto na yung mga gayaanan. Ha? Yung mga may mga tambod, yung mga babae narito ang nag-aawitan na hindi labas ng kilitin na abog dani na nagbuhay yung mga pang-pengkaroon. Hallelujah! Contemporary, ang mga tugtog. Masaya, para na lang nag-disco. Lastly, yan ang hanap na yun ng tao. Ayaw nila ng iglesia ng solemn and disciplinaryan. Why? Walang takot sa kanilang mga puso. Walang takot. Liberal sila sa pagawa ng kasama. Tingnan yung mga kapatid. Tingnan natin ano ba ang makita natin dito kay Ubadiya na merong takot sa Diyos. Ano yung mapapansin natin? Napag-aral natin yung kalagayan ng kalikasan ng isang walang takot sa Diyos sa Romans 3 verses 10 to 18 at Genesis chapter 3 verses 8 to 10. Kita natin po, ano? Sa'yo palagi sa Diyos. Pahirapan ka niyan, pahabulin ka niyan. Diba na pag-aralan natin doon sa nakaraan, compendium to kami, para yung excuses niya. Ikaw talaga, gagawa ng parang sila yung mahabol. Ano ho? Pero nakalulungkot, may bantaan, may ari ng hapunan. Yung mga binigyan ng pagkakataon kailan man, yung mga nag-reject na yan, hindi sila makakatigil ng aking hatunan. Ibig sabihin, hindi kaya sila walang hanggan. Kaya nga, kailangan natin sa Pilipin, gumawa tayo ng parang nakakaawa po sila. Compelled them. Kaya tingnan natin ang 1 Kings chapter 18. Sa verses 3 and 4, makikita po natin. Kung ating unawain ang istorya, walang leader sa time niya. Si Badia ay gobernador ng bahay nitong si Ahab. So, hindi siya spiritual leader. Hindi siya propeta. Ano ko? Wala sa panahon ng 3.5 years si Elijah. Wala narinig na pangangaral ng kautusan. Sa halip, nakakatakot na sitwasyon ang naroon dahil nasaksihan niya mismo na kinat-off ni Jezebel ang ulo ng mga propeta ng Panginoon. And yet, siya po'y nagmamalay kung anong dapat niyong gawin sa gitna ng masalimuot at mapanganib na sitwasyon. Ano ginawa niya? Gumawa siya na nakalulugod sa Panginoon ng Diyos. Nagtago siya at iligtas niya ang mga propeta ng Panginoon. Ang isang may takot sa Diyos na mananampalataya, kasi meron mga mananampalataya ang takot sa Diyos kundi yun na. Tako niyo? Naitigyan niyo? Hindi lahat ng mananampalataya ang takot sa Diyos. Oo, yung mga
pagtigis sa ulo, yung mga walang umala, walang consciousness. Kasi pag wala kang consciousness, wala kang initiative. Eh ito, walang nagtuturo, walang nagpapaalaala. Pero ginawa niya na may pagkukusa ang matuwid sa Panginoong Panginoon. Sa kabila ng may panganib, sa kabila ng mahirap po yung sitwasyon. Anong sabi? 3. And Ahab called Obadiah, which was the governor of his house. Now Obadiah feared the Lord greatly, for it was so when Jezebel cut off the prophets of the Lord. Maaring siputulan din ang lebyan that Obadiah took 100 prophets and hid them by 50 in a cave and fed them with bread and water. Madali ko yan kabang na? Hindi. Siguro kung ginawa lang ni Obadiah, isang propeta lang, tama na, ilalago mo ito, nakakatok, 100 pagbira ang hirap na itago. Ay kung may mga doon pa sa mga propeta niya, ipagkagano ako. Ang tama, yung kanyang fear of God, great talaga, dahil mas takot siya sa Diyos na siya'y mayroong responsibilidad dahil binigyan siya ng magandang posisyon, pinagpala sa Diyos na maging governor siya, pwede siya kumuha ng paraan na makagawa ng matuwid sa paningin ng Panginoon kahit sa gitna ng panganib. Nakikinig pa kayo? Hindi siya natakot na baka pumutang din ang kanyang ulo. Napakaliwanag mga kapatid. Siya ay mayroong tinatawag na consciousness. Ito ay kailangan sa maintenance ng ating gawain sa ating Kristiyano pamumuhay. Na hindi kinakailangan i-challenge, hindi kinakailangan siyang ng company. Wala siyang katulong dito. May dapat ibang may tumulong sa kanya, hindi, nag-iisa siya. May nagkomanda sa kanya, wala. No challenge, no command, no kumbanya. Yet, siya po nag-take ng initiative. Sapagat siya conscious kung ano ang dapat niya gawin bilang isang, may takot sa Diyos. Gagawa siya ng matuwid. Kahit wala nakakita. Kahit wala yung man of God. Dahil alam niya ang God of the man of God ay nakatingin sa kanya. Naintindihan niyo ba mga magal? Yan ang ulang sa maraming mga mananampalataya. Dahil ang takot ay mapurol, ang takot ay mababa na, wala na yung kamalayan. Kasi, unawain yung Iglesia na sabi ko, kung meron kang fear of God, mga katalka na gumawa na mali at napag-uulang. Lagi kang conscious na baka ito ay ayaw ng Diyos at ito ang gusto ng Diyos. So dahil takot ka sa Kanya, kasi pag sabi takot sa Diyos, yung highest respect and humility. Yung po yung ibig sabihin ng takot sa Diyos, merong mataas na paggalang sa utos at merong pagbababa para masunod niya kahit pagkano ka ba ang dapat gawin para sa Panginoon. Dahil alam niya na mananagot siya pag hindi siya gumawa, tuwing patuwid sa paningin ng Panginoon. Alam niya na hindi rason yung wala siyang kasama at katulong. Alam niya hindi rason yung mapanganib na kalagayan. Alam niya hindi rason yung wala namang nag-utos. Eh meron ang Espiritu ng Diyos. At yung takot mo sa Diyos ang magbibigay sa ng kamalayan sa bagay ng matuwid na dapat mong gawin. At kung walang fear of God, baliwala lang sa iyo ang mga utos ng Diyos. Baliwala sa iyo ang Diyos. Sa ating second main point ng Wednesday, fellowship, ang binibigyan din natin doon, yung utos. Sa ating ngayon, third main point, ang binibigyan din natin, yung nag-utos. Kung meron kang fear of God, siyempre yung Diyos ng salita, nagmamalay ka. Para yung salita ng Diyos, maalaala mo. At sundin mo na may pagkukusa. Pero kung wala kang takot sa Diyos,
nabi ng tatlo niya kung mayroong unawa ng Diyos, hindi ako may naiintindihan dyan. Diyos naman ay mabait. No, hindi lang ang Diyos nakakaunawa at mabait. Ang Diyos, mga kapatid. Kasi meron tayong tatlong main points bago natin discussin itong manupak. First, sample natin, consciousness, bukod sa nature, bukod sa kitaan sa Diyos. So, dito po sa ating dahilan, bakit tayo ay dapat matakot sa Diyos. Number one, because God is not joking. Number one, God is not joking. Dapat tayo matakot sa Diyos. Ang Diyos hindi nagbibiro, mga kapatid. Tingnan natin ang Galatians chapter 6, verses 7 to 8. Sige, magpatigas kayo. Sa bagay, nagmamatigas naman ang saved. Ikalawa, karnal, yung Christian. Kung saved na, karnal. Ay, ang sabi ng talata, be not deceived. God is not mocked. Huwag kayong padaya. Saan? Huwag kayong padaya sa sarili nyo. Sa inyong mga isip, sa inyong sariling katwiran, kung sityo, sa inyong mga kaligasan. Sa inyong mga bang katwiran, sa mga unsaved, sa mga nakikita nyo dun sa mga multo, huwag kayong padaya dyan. Ang Diyos ay nilibigro. For whatsoever a man soweth, that shall he also reap. Pansin yung mga kapatid, ikaw ang gagawa ng sarili mong ani. Ikaw ang gumagawa ng sarili mong kinabukasan. Hindi ang Diyos. Nandiyan ang batas ng paghasik at ng pag-ani. Kung anong inihasik mo, anihin mo. Nagtanim ka ng kamatis, aani ka ng kamatis. Hindi nagtanim ka ng kamatis, aani ka ng sakton. Hindi ganun. At alam niyo ang kasalanan, pag inihasip mo, parang katulad niyo ng mais, isang bungi lamang, inihasip mo, ang dami mong aaminin. Namamuti. Kaya delikado mo. Ang Diyos ay hindi nagbibiro. Ang buhay natin isa lamang, ingatan niya. Tayo ang unang may katungkulang ingatan ng ating buhay, may isang batas ng ating sa ating pag-aaral, to disobey God is to invite disaster. Sige, huwag ka matakot sa Diyos. Ha? Isa lang ang buhay, maikli lang ang buhay, walang kapiyakan kung kailan makukuha ang maikling buhay ng isa. Tandaan niyo, huwag niyong sayangin ang buhay. Huwag niyong i-focus, huwag niyong ubusin niyong panahon sa mga bagay na pansamantala lamang, sa selular, balansin niyo. At ang sekreto, fear God. God is not joking. Nasabi ko na sa isang talata diyan sa James chapter 4 verse 7. Tingnan mo natin James chapter 4 verse 7. Verse 5. Mali yung ballpen na nagamit ko na naman. Yan. Do you think that the scriptures say it in vain? Minsan nagsasalita ang mga salita ng Diyos. Yung hindi nyo pagpansin at ibalik niya, parang sinasabi nyo nagsasalita ang salita ng Diyos na walang kabuluhan. No! Hindi babalik na walang ganti ang salita ng Diyos. Pag-initiate mo, blessing. Pag-initiate mo, course. Sooner or later. Pag may nakakarap ng salita ng Diyos, with regard to salvation, pag binalim mo lang ang salita ng Diyos, with regard to salvation, hindi ako walang hanggan. Hindi mo kukuha din sabihin, hindi ko masyadong naintindihan. Alam ng Diyos na naintindihan mo. Hindi ka pwede mga tuwiran pagdating sa great white throne judgment. Kung anong inisip mo dito, aanin mo sa kabila. Kaya God is not joking. May record ang Diyos. Meron sa Malakas, Kapitulo 3, kung 16 ba yan o 17, alam natin, meron book of memory. Eh, hindi ko lang naalala, ipapaalala ng Diyos, meron book of memory lumuksan. At naroon po yung book of books, book of works, book of land, and the book of books. Ano ha? Yan. Sige, mangaralan tayo mga kapatid. Mangaral tayo may pag-ibig, mangaral tayo may pagtsatsaga, mangaral tayo may panalangin, may pag-iyak. Kung ayaw nilang makinig, ayaw lang pansinin, at least yung ginawa natin, pagdating sa Great White Throne, ebidensya ng Diyos, naging biyaya ka. Pero sana ang gusto natin, yung mga naaakay natin, sumuko sa Diyos. Huwag magpatigas. Dahil ang isang,
Tapos yung sobrang tigas, pag nabale, malala. Yung iba yung malambot eh. Pag na, okay lang, walang masyadong damage. Pero yung tigas na tigas, pag nabale, bakre. Kaya sige, magmatigas kayo. Mananampalataya tayo sa salita ng Diyos. Sa Diyos ng salita, nasa sa inyo yan. Talaga mo, dapat tayo matakot. Nananakot ba si Pastor? Yes! Ayon sa salita ng Diyos, sapagkat nakakatakot, ang Diyos hindi nabibiro. Pahabulin mo ako, pahabulin mo si brother, si sister, sa iyo. Ikaw na nga inaakad, ikaw na nga tinutulungan, inaakad ka sa patuwi. Ayaw mo ba? O bahay, bulag ka lang. O talaga pa rin yung pinagwali. Pero pinapaunawa sa iyo, manginig ka. At sa iyo, kapatid, matakot ka sa Diyos. Huwag na mga katuloy pa sa Diyos. Nung kinumpunta ng Panginoon si Adan, yung babae binigay mo sa akin, nananatuloy pa eh. Pag kinukumpunta ng Diyos, mas magandang sumuko na lang agad. Matakot sa Diyos. Sa halip yung naging dahilan ng pagbagsak ko, kahabagan mo. Kundi huwag mong idiin, huwag mong ituro. Kahabagan mo siya at tulungan mo siya. Naging blessing ka pa. Right? Oh. Chapter 18, verses 27, verses 36, 39, alam natin ang pangyayari din sa buhay ng Badia na hindi biro nung kanyang ginawa ng pagsunod. Mga kapatid, hindi biro yung buhay at nakataya. Diba? Buhay, yung ginago niya ang hindi iisa, kundi isang daan na propeta ng Diyos. Ay kung mamulian, pumunting hindi eh. Pero ang takot niya ay nasa Diyos na nagbibigay buhay. Pagkatapos sinabi ni Elijah, kung tatay Ahab, sabi mo natin ako makikipagkita ko sa kanya. Ay sabi ni Ahab, ay baka mamaya, sabi ni Obadiah, ay baka mamaya pag alis ko mula ngayon, bigla ang kuha ng Espiritu Santo at dahil ako sa hindi ko alam. Takot sabi mo kay King Ahab, makikipagkita ka, pagdating dito wala ka. Ay pupuntan ako ng ulo. Ay ako sabi ni King Ahab, ni Elijah, buhay ang Diyos. Magpapakita ko sa araw na ito. Nagtiwala na lang. At may takot sa Diyos at sa man of God si Obadiah. At naging totoo naman po. So purong pugong liig ang problema kung sakali magkaintis itong pagsunod dahil sa takot nitong si Obadiah. Lagi kaya kung isang sakripisyo tayo para mapatunayan natin tayo ang may takot sa Diyos. God is not joking. Ikalawa, God is a just God. Verses 17 to 18 and verse 14. God is a just God. Ganito pa sinasabi. Walang libreng kasalanan. Ang Diyos ay Diyos ng justisya. Lahat ng kasalanan ay mayroong kabayaran. Nasabi nga sa Roma 6:23, for the wages of sin. Lagi mayroong wages, kabayaran ang kasalanan. At ang kasalanan kabayaran ay kamatayan sa mga saved. Hell. Pero sa mga mananampalataya, maraming mamamatay sa buhay mo. Mamamatay ang joy, mamamatay ang pag-asa, mamamatay ang kagandahan ng buhay. Mamamatay ang maraming magagandang bagay sa iyong buhay. Pag ikaw ay nag-alaga ng kasalanan at hindi ka natakot sa Diyos. Ang Diyos ay natuwid. Siya'y justisya. Tandaan niyo, ha? Ang Diyos ay hindi lang Diyos ng pag-ibig. Tandaan niyo, ha? Hindi ang Diyos ay Diyos lamang ng kahabagan. Ang Diyos ay Diyos din ng banal. Ang Diyos ay Diyos na matuwid. Yan dalawang yan ay hindi po pwedeng maghiwalayin gaya po ng coin na mayroong tao at ibon sa magkabila. Ang katapat ng love ng Diyos ay yung kanyang holiness. Love, nag-o-offer siya ng free salvation. Nag-o-offer siya ng pardon. Nag-o-offer siya ng langit. Nag-o-offer siya ng magandang papayapang buhay. That is love. Free, hindi mahirap. Pero ang kanyang holiness, pag hindi ka sumuko,
may katapat na punishment, chastisement, ang sin. Tandaan niyo. Kaya yung mali, talaga sasabihin natin, ako naman ay nakukuha ng Diyos. Minsan ang Diyos, namamalo ka sa maliliit na pamamaraan. Hindi pala yung pinapansin o mga pinapalo. Kaya minsan lumala at lumala. Bakit? Walang takot sa Diyos. Yung sinasabi natin na kanina na ang tao ay hinahanap nila ang convenient na reliyon na sila. Gusto niyo maalwan. At sila'y malaya. Hindi Diyos ang tao mo. Hindi tunay na Diyos. Ano? Hindi tunay na Diyos. Naalala niyo sa John chapter 2 ba yun? Ang Panginoon ay pumunta sa templo. At kung makita niya ang bahay ng Panginoon, ay naroon yung mga merchants, nagtitinda sila ng mga kalapati, ng mga halong sa loob at sa labas ng templo, at meron mga money changer na. Ang kanilang pagmamatuwid ay maganda. Kasi marami na hindi ka mga galing sa malayang lugar para sila hindi niya magbitbit na mga mayon ay sila dito na lamang pupunta at bibigyan para madali. Ang ganda! Para naman sa pagkanto. Ang sabi ng mga money changer para sila hindi na kung saan-saan kung magpapalik, dito na lang. Maganda ko dito. Baka niyong point. Pero ginawa ng Diyos, pinagpapalakas ng Diyos. Masabi ko, hindi ka lang. Disiplina ng Diyos. At sabi niya, ang bahay ng Panginoon dapat bahay ng pananaman. Kaya pa ako ng business dito sa loob. Kaya hindi din mga kapatid, magkaroon naman yung takot sa Diyos. Magbibigis kayo sa labas. Huwag dito, ito ay spiritual lang. Ito ni, ang mga bagay na ginagawa natin yung medyo nalaman sa paglago, pagkibang, sa paghusay natin sa pananampalataya. Kasi pag nilagyan natin yan ng mga business, magkagawa dyan. Tanda natin, the root of all evil is the love of money. Pupuhin mo ang dyan. Masyado mahigpit, no? Hindi mahigpit yan, matuwid lang yan. Pero gusto mong convenient, gusto mo ng costless, gusto mo ng contemporary, hindi yan sa Diyos. God is not joking, God is a just God. Ikatlo, God's judgment is real and sure. After death, nakaligtas ka dito, ibig sabihin na buhay ka pa rin sa kaya ng maraming gamit at palo. Both said and said, mayroon bang nakabang sa kabilang buhay ng judgment? Sa safe, judgment safe. Sa unsafe, break one from judgment. Matindi talaga ang galit ng Diyos sa kasalanan. Hanggang kabilang buhay, hahabulin ka. Naintindihan niyo ba? Kaya kung meron kang fear of God, pipiliin mo yung tama. Tingnan niyo po ang nangyari dito sa Proverbs chapter 1. Sa verse 29, to be specific, anong dahilan kung bakit sila dito sa lupa ay tumanggap ng judgment, ng punishment? Nasabi ng verse 29, for they that hated knowledge and did not choose the fear of the Lord. Thank you. Pasin mo ako rin. Sa naman talataan, especially sa verse 23, tingnan natin sa 23. Ang Diyos muna ay nagpakita ng love. Then saka yung kanyang holiness or justice. Masabi niya sa love, Tony at my reproof, magbibigay siya ng chance. Bumalik kayo sa aking saway. Pag dito kayo, masasaway kayo palagi. Kung ayaw niyo masaway, huwag kayo pumunta dito. Amen? Sapagkat ang design ng salita ng Diyos, ang design. 1 Timothy chapter 3 verses 15 to 16. For reproof, for correction, for instruction. Hindi tayo banal at matuwid at sakdal para hindi tumanggap ng limang atin yung correction. Lagi tayo nagkakamali. I will pour out my spirit unto you. Kayo ay bumalik sa aking saway, sa aking salita, sa aking correction, sa aking puder. Huwag kayong magkalala, kakayanin niyo, kasi bibigyan ko kayo ng espiritu ko. Hindi talaga kaya sa inyong sarili. Hindi nyo kaya sa inyong lakas. I will pour out my
spiritual kayo. So, bibigyan na ng Diyos ng spiritual strength. Naintindihan niyo ba yan? Walang excuse. Basta ikaw na ay bumalik, sumunod, matakot. I will make known my words unto you. Ako magpapakunawa sa ito ng aking salita. Hindi ko maintindihan. No, ayaw mo lang intindihan. Diba kasi iniisip mo? Oh, nandiyan ang lahat. Oh, diretso tayo. Pero anak, sa 22 muna, sa 22, ano eh, mahabang panahon na siyang nagsasalita eh. Ito yung last chance. Sabi sa verse 22, how long? Mahabang panahon na eh. Na nagbibigay ng correction, ng paraan, nag-invite ang Panginoon sa kanila. Ye simple ones, will love simplicity. Hindi ibig sabihin niya simple yan, kundi ito yung gusto nila yung sila liberal, yung sila ay walang nakikialam sa kanila, yung sila ay malaya, yan ang isinig dyan ng simplicity. And the scorners delight in the scorning and the fools hate knowledge. Hate knowledge, ayaw nila ito, muwi-muwi sila dito. Ha? At sa mga nangangaral ito, muwi-muwi sila. Ayaw nila, ganit sila. Pero sila yung palagi pa rin binibigyan ng chance na balik-balikan. Kaya sabi, how long? Ang sabi ng 23, magsimbalay kayo sa akin. Sa akin sa wala. Bibigyan ko naman kayo ng Espiritu para maunawa ng makaya ninyo. Ipapaunawa ko sa inyong salita ko. By the way, ang salita ba ng Diyos ay mayroong itinuturong makakasama sa atin? Sa palagay niyo, kung ang magkasawa ito ay magiging fundasyon, sila ba'y magiging problema? At sila ba'y mag-problema sa sadya? Sila ba'y magiging magandang halimbawa sa kanilang mga anak? Yes. Pero kung ito, alisin ito sa buhay ng mag-asawa. Sinasabi ko sa inyo, walang kahit sa buhay ng mag-asawa niya. Sa mga anak, ito rin. Ang kailangan. Alisin ito sa tahanan. Hindi maganda ang buhay ng tahanan niya. Kaya walang tinuturong masama ang Bible. Pero mga tao, ayaw sa salita ng Diyos. Ngayon, ang sabi ng 24, because I have called, oh, gumawa na ng love, nagpakita na ng love. Ako'y tumawag na ha, pastors, because I have called, and ye refused. So, mali ko ang irresistible grace. Sana? And ye refused. Yan yung ganyan, talagang pinipilit mo na siya'y mapasunod sa Diyos, sumang-ayon sa Diyos. Talagang nagre-refuse. Ang daming dahilan. I have stretched out my hand. Talagang pinahabang ka ng Ama ng Diyos ang kanya naman para maabot ka. Kasi ang lalim mo na eh. Kasi lagi ka sa palayo eh. Pinahabang ka. Sinundan ka talaga. Pero binaliwala mo. No man regarded. Binaliwala mo. Ha? Pinipa ka lang ng isang sister, pinunta ka ng isang brother para ikaw ay mapalalahanan, para ikaw ay masabihan, pero dinidispise mo, dinidisregard mo. Diretso. But you have set up not all my comfort. Inuwi niyo sa wala. Dined manulang ang lahat ng kanyang payo. Narinig niyo dito, lumampas dito. Bakit ganun? Na, makinig kayo. Narinig sa kanan, lumabas sa kaliwa. Anong ibig sabihin nun? Walang naman ang gitna. Tama? Walang naman ang utak. O walang utak. Walang isip. Eh kasi kung mayroon na lamang niya sa gitna, hindi niya lalampas. Okay, diretso. And would not of my reproof. Binali mo natin ang aking reproof, ang aking saway. Diretso. 26. Ito na po ang sinasabi natin, justice. Sa kasamaan niyo, kayong tao ng tawa. Nagagawa niyo lahat ng kasalanan, ng violation, lahat ng gusto niyo. Nag-i-enjoy kayo sa inyong sariling kalalang kagustuhan. Pansamantala, tawa ka ng tawa. Pero, pag nagka-problema ka, sabi ng Panginoon, I also will laugh at your calamity. Ipe-permit ng Diyos sa buhay mo ang kalamidad. At ang gagawin ng Diyos, pag nasa kalabidad ka na, tatawanan ka ng Diyos. Yan ang sinasabi niyo sa Diyos ang huling halakha. Eh, tinan niyo ba? Sige, huwag kayong matakot. Magmatigas kayo. Hindi nagbibiro ang salita ng Diyos. Kala niyo, mahaba pa ang panahon. Saka na mag-aayos, saka na magtutuwid, saka na talaga magpapakaseryoso. No!
Hindi mo alam magbukas. I will mark when your fear, wrong fear. Kung kayo natatakot na baka ako nabagsakan, naglilindula na. Ha? Malapit na ang mangyari ang tinatawag na the big one. Bububay na ng nuclear bomb ang Guam. Eh kung magbintis siya sa Pilipinas pumunta. Ha? Ang sabi ng Bible, having mark, ano yung big mark? Tutuloy ko kayo. Yan na nga ba ang sinasabi ko sa inyo ngayon? Tapos, text ka sa akin, nasa silanda, pagulang pa ako. Kailangan mo ng dugo. Ano, kung mapira? Pastor, brother, sister, ipag-pray niyo ako ganito. Ang aking anak, ang aking asawa, iiyak-iyak ka ngayon. Ngayon, binigyan at pinasapit ka ng palamidan. Sabi ng Diyos, yan ang napala mo. I will mock. Mga kapatid, tanda natin ang unang love. Ito naman yung justice. Tinatawa-tawanan ng salita ng Diyos. Tinatawa-tawanan yung mga nangangaral ng salita ng Diyos. Tinatawanan yung Iglesia ng Panginoon na nangangaral at matuwid ng salita ng Diyos. Sa panahon na kayo naman, matapos kayong maliwanag at nakarinig na katotohanan, binaliwanag nyo sa panahon ng inyong kalidad. Ang sabi niya ang Bible, the Bible, I will laugh and mock. Diretso tayo, 27. When your fear cometh as desolation, man, hindi na ang pagkatakot mo, wala ka lang. Kalat na ang paa mo. Ang puso mo, gumagawa ka, talaga, desolation eh. And your destruction cometh as a whirlwind. Matindi yan, parang, ano ba, buhawin na ikan. When distress and anguish come upon you, yan, may kasama ng depression yan. Hindi ka na makatulong. Diretso, ano ang dahilan? Kasabi yan, they shall call upon me, yan, saka ang tatawag-tawag na yun. Ano sabi? Baka yun ang answer. Ano ang dahilan bakit nagkaganyan ang Diyos sa kanila? They shall seek me early, but they shall not find me. Ano ang dahilan? For that they hated my marriage. Ayaw nilang makinig ang salita ng Diyos. And did not choose the fear of the Lord. So dito sa lupa, hanggang kabilang buhay, kung hindi pinili ang pagkatakot sa Diyos, at mas natakot kayo sa boss ninyo, mas natakot kayo sa teachers ninyo, mas natakot kayo sa sino mang mga konsyo pilato niya, mas natakot kayo to the extent ng Diyos na despite yung salita niya, na bago wala niya ang Panginoon, puro kayo mga pagmamatuwid, puro kayo mga excuses, puro kayo mga pangangakirang, alam ng Diyos ang tama at matuwid. Ayan, bakit nagkaganon ang Diyos sa kanila? Hindi nila ito pinakinggan at ayaw nilang piliin ang pagkatakot sa Diyos. Ngayon, puntahan natin yung ating nilidiscuss. May time pa tayo para buong sa nature ng isang may takot sa Diyos. Muna na may consciousness siya. Yan ang napakahalaga, mga kapatid. Hindi na kailangan may mag-challenge, may mag-command. Hindi kailangan ng kumpanyo. Ha? Siya po ay nakukonsensya na at conscious po siya. Talagang siya ay naroon ang kanyang pag-detect ng initiative. Ikalawa, yan mayroong fear of God, mayroong tinatang na care or concern. Siyempre, ang maganda mong gagawin ng consciousness. Yung matuwid na consciousness na backup ng godly conscious. Siyempre, mag-detect siya ng action to care. Anong ginawa niya dun sa isang daang propeta? Ay bakit yung kapugutan din ang ulo? Itinago niya. Itinago niya sa cave. Isipin niyo ang dami niyo, ang dami na kanyang pinagbalasakitan. Ang dami na kanyang iningatan. Ang dami na kanyang iligtas. At ang sabi, ang anong sabi niya sa verse 4 pa huli, and fed them with bread and water. Hindi mo yung mga takot sa Diyos, gumagawa niyo matuwid at matiko. Nakalulugod sa Diyos. Ha? Hindi lang, okay, nandiyan na kayo, ha? Okay, save na kayo dito. Hindi na tapos doon. Yung kanyang pagkikare, yung kanyang concern. Ay, mamamatay sila yan. Itago mo nga, mamamatay din naman sa gato. Finid.
Kasi may tamang sa Diyos na ang Diyos ang nagbibigay ng buhay. Kaya yung mga matanda, kagandahan ang takot sa Diyos. Talagang, kung doon sa unsaved, ang tamang sa kanila ay unprofitable, sila ngayon ay naging profitable. Kapakipakinapa. Kompleto ka, pantulak at itutulak. Bread and water. Yan ang isang taong mayroong holy fear of God. Ano pa? Verses 3 and 4, courage. Meron sa tinatawag na yan ang nature ng isang may fear of God. Tapang. To the extent na kahit mamuli siya, maaaring sa una, ikalawang pagkatago, ikalawang, kasi hindi naman siguro, dito sure kung sabay-sabay niya, isang danan, tinatago o isa-isa yan. Hindi sila magkakasal sa akin. Hindi natin alam kung paano yun. Ano? So, meron siyang katapangan. Dahil alam niya matuwid, tama at nakaluyog sa Diyos. Yan ang tunay na tapang. Hindi yung takot kumarap sa katotohanan. Takot makipagkumpuntahan. Lalo na kung may itinatagong kasalanan. Talagang dapat lang matakot. Pero ang tamang solusyon, magharap ng tamang pagkatakot para hindi isuko. Verse 16 and 9 to 16. Verse 16 and 9 to 16. No, yeah. Nakita po natin dyan ulit, yung ating ginawang halimbawa, yung kanyang pagsunod kay Elijah. Then finally, close to God and man of God. Verses 3, 12, and 16. Alam natin sa 3, yung kanyang closeness sa Diyos, greatly feared. Kasi alam natin, ang isang may takot sa Diyos, hindi sa palayo, kundi sa palapit. Amen? Ang may takot sa Diyos na tama, hindi sa palayo, kundi sa palapit. Close siya. Then of course, maging isang man of God. Malapit siya. Dahil gusto niya at alam niya ang matuwid, alam niya ang doktrina, alam niya ang katuruan na ang Panginoon ay laging mayroong tinatawag na lalaki upang manguna sa kanyang bayan. Hindi naman siya man of God, siya isang governor sa bahay nito si Ahab. So naroon po yung kanyang pagiging close dahil nakapag-usap siya at sumunod siya. Nagtiwala siya. Ano ho? At maganda ang pangyayari, alam natin ang istorya, dahil sa mga binabanggit natin ng mga matibang main points na pinaka main points natin mismo ay yung ang Diyos ay Diyos sa kanilang pananampalataya, pagsunod at pagkatakot, naging patagumpay po. At nagising po ang Israelites, ang ayaw niya po sa istorya, verse 39, and when all the people saw it, they fell on their faces. Ano, mga kapatid? Ngayon, hindi na ng mga budag, hindi na sila nagdadalawang isip, sino ba ang dapat natin idiyos sa ating pananampalataya, sa ating pagsunod, at sa ating pagkatakot. And they said, the Lord, He is the God. The Lord, He is the God. Amen? Ang saya ng tagpong ito. Alam mo kung imagine ito, kung kayo natin sa tagpong yun, talaga kung mabuboost yung iyong faith, iyong pagsunod, at yung pagkatakot mo sa Diyos na siya ay totoo. Na pinag-uusahan niya ang sumusuway sa kanya. Amen? Dahil tumigil, dahil tumungo, magbukas muna tayo sa ating pag-aaral. Banal na Diyos na makapag-